Ang first YouTube sound ko is... So, hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jam. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na and click my notification bell sa baba para ma-notify ka every upload ko ng video. For today's video, nakikita nyo naman sa title kung ano ang gagawin natin ngayon at pag-uusapan. John Lemon. Baka naman. Sarap. Pag-uusapan natin yung about Google AdSense, no? Kasi nga, na-receive ko na siya ngayon. I mean, na-receive ko na yung pin and tuturo ko sa inyo kung ilang araw ko ba siya inintay, paano ako naka-receive nun, and saan ba galing yun. And sasabihin ko na rin sa inyo yung first YouTube sahod ko, no? Kasi today is 22, no? Kaya ngayon siya dumating. May kikwento ko sa inyo mamaya. Pagsimulan muna natin dun sa Google AdSense, tsaka yung most awaited na yan. Ito yung itsura ng Google AdSense na pin na kailangan nyo para ma-verify kayo and ma-receive nyo yung sahod nyo. Ayan yun. Wait. Okay. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. And ang nakalagay dito is May 26. Wait, ang itim ko. Ang nakalagay kasi dun sa Google AdSense ko is May 13, diniliver na nila. So, ibig sabihin, May 26 pa lang nasa kanila na. Pero na-receive ko to noong July 10. Diba, ilang months? 2 months halos, no? Sobrang tagal and hindi ko pa ito makukuha kung hindi ko pa mapag-de-decide. Mapag-de-decisionan na pumunta sa post office para pahanap talaga to. And bago ko siya napag-desisyonan, nakapag-request na ako ng pangalawang pin. So, nag-request ako ng pangalawang pin, tapos sabi ko, punta na ng post office. Kasi meron din akong manababasa na kapag hindi pa nare-receive, nasa post office lang siya. And ayun na nga, guys, yung mama ko is pumunta ng post office. Siya ang nag-claim neto. And pinahanap niya nga daw dun sa mga tao sa post office. Noong una sabi, wala daw, hindi daw nila makita, ganyan. Tapos nung pinapahanap na, nakita nila sa ibang section. So ibig sabihin, kaya siguro hindi na di-deliver kasi wala dun sa section na, alam niyo yun, na kailangan i-deliver to ng ganito. Or naisip ko rin, baka mama hindi makita yung bahay namin kasi medyo pasikot-sikot, pero posible naman yun kasi pwede naman tumawag sa akin kung saan ba or talaga hindi lang dineliver, no? Pero yun na, mahalaga doon is nakuha na natin. And ang nakalagay dito sa likod is yung eto sa likod yung mga, yung details ko and address, tapos nakalagay na Vietnam Post Airmail, ganyan. So, nakalagay important documentation and close. So, hindi ko mapapakita kung anong mang nasa loob nito kasi... But anyways, pwede ko ipakita sa inyo to. Itong, pag in-open nyo na siya, ito na itsura niya. Ayan, kasi ganyan. Ang nakalagay dito is yung step by step kung paano, kung saan nyo ilalagay itong pin na to na nakasulat dito para ma-verify kayo and magkaroon, and maklaim nyo na rin yung sahod. Lalagay ko na lang dito, ipipicturean ko yung step by step para malaman nyo din. Kasi pag pinakita ko sa inyo, makikita nyo yung pin nung sa akin. So, syempre bawal yung ipakita. And after nyo yun ilagay, is pwede na, kunyari, na-reach nyo na yung threshold ba tawag doon? Kasi sa bagong rules ng YouTube is kailangan magkaroon ka ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, pag na-kompleto mo na lahat yon, doon na papasok yung kailangan magkaroon ka ng $10 muna. And pag naka-reach ka na ng $10, automatic na ipapadala sa'yo yung pin na yan. Kaya ako, wala na akong niregister. Basta ang nilagay ko lang dun sa details is yung information ko, yung buong pangalan ko, yung address, basta kailangan tama lahat yun para pag pinadala, hindi yung maliligaw. Kasi kayo rin yung mahirapan kapag mali-mali yung mga information na nilagay nyo doon. So, after nun, nag-antay na lang ako ng maging $100 yun bago ako makuha yung sahod. Kasi yun yung pinaka-threshold niya
threshold. Di ko alam paano bigkasin, pero ayun, kailangan ma-reach mo muna yon bago mo sila ma-claim. Nag-start ako mag-YouTube noong 2017, pero na-monetize ako noong March 6 lang, no? Sobrang layo. From November 2017 yung start kong mag-YouTube, tapos ngayong year lang, nung March lang ako na-monetize. Sobrang tagal. And ang dami ko na rin videos na nagawa bago ako na-monetize, no? And sa mga magtataka, if after nyo ma-monetize, yung mga views nyo ba ng mga unang-unang videos nyo is pasok pa rin, hindi na po siya pasok kasi hindi counted yon. So after nyo ma-monetize, dun lang maglalagay kayo ng mga ads sa videos nyo, and dun lang yon papasok na, kapag pinanood nila yon, dun lang papasok na magkakaroon kayo ng dollar na papasok sa YouTube studio nyo. Talagang sobrang madaling gamitin ng YouTube studio. Madaling yung malalaman kung nakailang revenue na ba kayo, ganun. Dun yung malalaman yon. And March 6 ako na monetize. Ngayong July ko lang siya maklaim yung first ever YouTube sahod ko, kasi sobrang delay nung pin. Dahil lang din ako mag-upload ng mga nakaraang araw. Nung na-receive ko siya nung July 10, nilagay ko na agad yung pin para pumasok na. And na-verify na nga yung Google AdSense ko. So automatic, kapag 22 ng araw or month, sahuran yun ng mga YouTubers, no? So dun papasok yung mga yung sahod mo, kung ilan yung revenue nyo na naipon ng mga past few months. So yung sa akin kasi naipon yun simula March, April, May, June, hanggang June. Kasi yung pang July is papasok siya ng pang August. So ganun yung, actually wala pa rin na, hindi ko pa rin lahat alam about sa YouTube. Sobrang nangangapha pa ako. And ayun na nga, eto na yung pagkiklaim ko ng YouTube sahod ko. Hindi naman siya ganun kataas pa kasi syempre baguhan lang. Tapos guys, kanina nung kiklaim ko na siya, sobrang nababadtrip pa ako. Gusto ko kasi sana mag video or makakuha ng clips. Pero ito lang nalagay ko. Mag-claim ako ng sahod na sa YouTube, ganyan-ganyan. So, ang in-expect ko, alam na ni Kuya. So, hinihingi niya sa akin yung M-Money Tracking. MTCN or MCTN. Basta tracking number. So, ako hinahanap ko talaga kasi nga hindi ko talaga alam, guys. Wala pa ako mapagtanungan kasi wala naman ibang YouTuber na kilala pa na pwedeng mag-reply agad sa akin. So, ang ginawa ko, nag-search na lang ako sa Google, no? Papakita ko sa inyo, ayan, dito. Sa mga first timer na sasahod, eto, gawin nyo to para hindi rin kayo mabad trip, no? So, ayan, pagka-click ko, yan, biglang lumabas na yung kailangan nila, Kuya, no? Western Union Tracking Number. E di sabi ko, Kuya, ang katinailan ko. Sabi ko, Kuya, eto, nakita ko na po yung tracking number. Tracking number, ganyan. Tapos, ayun ang akala ko, may feel up pa na ako kasi gano'n naman usually, di ba, pag pag-claim ka ng pera, itag ito, isusulat mo. Kasi yun din yung mga napapanood ko sa mga videos ng iba. Nagulat ako kasi talagang sinasabi ko lang, kuyari, anong name mo, ganyan. Bigay ko yung ID ko, tapos kung saan ako nakatira, talagang sinasabi ko lang kung saan, tapos siya nang nagtatype, hindi na ako nagsulat. Ewan ko akong yun, kasi siguro first time. Tapos, yung sa pirma, meron silang ano doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta pag nagpirma na, automatic na sa computer. Tapos, guys, kapag mag-claim kayo sa Western, kuha na rin kayo nung card nila. Nagkumuha na rin ako ng ganun, pero babalikan ko na lang daw after 1 week or 2 weeks ata, yung sinabi ni Kuya. Parang makakuha ka rin ng points and hindi mo na rin kailangan pagdala ng ID kapag mag-claim ka. And by the way, yung binigay ko lang na ID, school ID, kasi
yun pa lang yung valid ID ko, eh nakalimutan ko yung passport ko dito sa bahay, lang ngayon balikan ko pa. Buti na lang tinanggap yun ni Kuya, yung school ID, lahat naman ng ID ko nandito, pero pang school nga lang, yung iba kasi hindi valid, I mean, name ko siya pero parang hindi pa rin siya pasok. Ang first YouTube sound ko is $115.71. So kayo na bahala mag-convert niya sa peso kung magkano. Sobrang nakakatuwa kasi syempre first yun and hindi rin ako nag-expect ng sahod, syempre. Pero dahil nga nagkagawa tayo ng mga video, so kasama na rin yun, parang binayaran na rin ng YouTube yung efforts mo sa paggawa ng YouTube, sa paggawa ng videos, and syempre, sobrang hardworking naman, no, sa paggawa ng video. So, ang bala kong gawin dun sa perang na yun is mag-upgrade ako, mag-invest ako ng pang ring light, and ala ko na rin bumili ng pang giveaway. So, kasi nakita ko na mag-11,000 subscribers na tayo, no? And guys, comment down below pala kasi bala ko rin bumili ng pang backdrop. Kung saan yung napapanood ko yung sa iba, yung felt cloth, kung may alam kayo kung saan yung mas mura and mas kung saan yung lugar na yon, comment nyo lang below kasi yun yung gusto kong bilhin, tsaka magpapagawa na lang ako ng sabitan nila kasi medyo mahal yung parang sabitan nila, parang sabitan nga lang ako rin ng sampayan eh, pwede na yun eh, pero papagawa na lang ako ng ganon para mas fit na lang yun and fix yun ang balak natin sa ating first YouTube sahod, no? Tsaka tinang ilong ko mga kapuso. I hope na tulungan ko kayo and gusto ko lang din i-share sa inyo to para ma-inspire kayo. Hindi ko to ginawa para mayabang or anything, and bibigyan ko rin kayo ng tips para sa mga gusto ring ma-achieve yung ganon. Syempre kailangan yung mag-upload ng mag-upload and huwag nyong isipin na pera lang kasi kapag inisip nyo na pinasok nyo yung YouTube para sa pera, hindi kayo magtatagal. Break it down, yo. Hindi siya tatagal. I mean, sa YouTube, sobrang tagal. Kailangan mo lang na mahabang pasensya. Syempre, hindi siya ganun. Hindi siya yung katulad sa work talaga na every month nakaka-receive ka. Dito sa YouTube kasi hindi siya consistent. So, kunyari, ngayong month nakasahod ka. Tapos next month hindi ka naman ganun nag-upload na nag-upload, so wala kang revenue. Minsan wala kang sahod, minsan mababa pa sa una mong sahod. Sobrang hindi siya consistent. Kaya ayun, tiyaga lang, tapos mahabang pasensya, no? And syempre, i-enjoy nyo lang yung pag-YouTube. Huwag nyo lang isipin na dahil sa pera yon kasi hindi nyo ma-enjoy. And ayun na nga guys, I hope you like this video. Give me thumbs up kung nagustuhan mo tong video to. And comment down below if you have video requests or suggestions paano na gusto nyo mapanood sa channel ko. And eto guys, papakita ko na rin sa inyo. Dito pala yung wallet ko. Dito ko nilagay. Yan. Oops. Kita nyo ba guys? Yun! Sobrang alam nyo yun. Ang sarap sa feeling na parang lahat ng efforts and pag-aantay mo, no, nag-paid off. Kasi syempre nakita mo yung first sahod mo. Tapos syempre, mas lalo ko pang gaganahan gumawa para sa mga manonood, katulad mo, sa mga manonood sa akin ngayon. And sobrang thank you sa advance 11,000 subscribers na marami pa akong balak sa YouTube ko. First giveaway ko yung kusakali. And kasi syempre, estudyante pa lang tayo, wala tayong masyadong ipon. Kaya wala pa, hindi pa nga pag-giveaway. Pero ngayon, mag-giveaway tayo. Antayin nyo lang sa ibang videos ko. And yeah, and see you on my next video. Bye!